Yo, what's up guys? Isang magandang umaga na naman sa ating lahat. Bali, biyahe nga pala tayo ngayong Makati. Yan guys, kiss muna ako kay Ate Brittany. Saka nga pala kay Biel. Sa mga pampaswerte sa buhay ko guys. Bali, silang dalawa yung aking mga prinsesa. Kaya kinikiss ko talaga sila bago ako umalis. Yun guys, bago nga pala ako pumunta sa office, dinaanan ko muna tong isang window type ng aking kaibigan. Bali, nag-yellow daw siya. Chineck up ko nga pala muna siya guys. Para sa Linggo, may sideline na naman tayo guys. Yan. Bali, ang concern niya is nag-yellow siya guys. Yun guys, dito na nga pala ako sa office ngayon guys. Yan. Ngayon, naabutan ko sila Master, si Kuya Alvin, saka si Kuya Victor. Nagmamaritisan guys. Yun guys. What's up nga pala. Ito nga pala si Nanay, saka si Tatay guys. Sila yung mga lolo at lola ko guys. Bali, galing pa sila sa Oriental Mindoro guys. Bumisita sila dito sa aming office guys. Yan, bali ito na yung mga tropa natin guys. Yan, nagpe-prepare na. Bali, bababa nga pala muna namin itong mga basura namin guys. Galing nga pala itong Makati guys. Yan. Yan guys, bago nga pala kami malis, bumisita muna kami dito sa ni Kuya Alvin. Sa farm ni Kuya Alvin guys. Owner ng farm guys. Yan, ito yung mga kalapati niya. Yan yung mga binibreed niya kalapati guys. Yan o. Ito po guys. Yan o. Ito si Calvin o. Yan Calvin, ano ba masasabi mo dito sa tour namin sa farm mo? Actually, itong farm natin hindi pa ganun ka-develop no. So, we are planning to develop this okay. As soon as magkaroon tayo ng... Gagawin nyo itong ano sir, parang heritage park, ganan. Not actually heritage park, pero... Parang ipapatuloy natin to sa Avalon Zoo. Wow! Oh my God! Wow! Hindi natin na naaalagaan masyado ito. So yan, pwedeng pakawalan yan. Hindi yan kagaya ng ibang mga domestic doves na galing wild. Ito pwedeng pakawalan yan. Pag pinakawalan mo, syempre aalis na yan. Ito kuya, anong breed to? Ito naman yung ating Envy na tinatawag na Eurasian Envy. Now, guys, ang nakikita. Ganda. Guys, kami lang ang nakakakita guys. Hindi kahit naman... anong galing ng camera mo, hindi makikita yan. Isa ka pa eh! Sama na po yan. Huwag na, huwag na. Para madudurog. Oo po, salamat na! Abot-abot ng bayan oh! Yun guys, today nga pala is nasa Makati na tayo yan guys, kita nyo. Itutur ko nga pala kayo dito sa ating project dito guys, bali 44 units ito. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel. Yan guys, bali ito yung mga outdoor unit yan. Kita nyo, ang dami guys, nakahalera na sila. Bali, almost 5 tao lang kaming tumiranan. Then, 3 months namin siyang ginawa guys. Magti 3 months na. Pero hindi naman dire-diretso yung putol-putol din yung paggawa namin dito. Yan guys, bali kung i-rate natin yung gawa natin dito is almost 80% na siya guys. Yan, kita nyo mga nakakabit na yung mga takip ng ceiling mounted natin. Ini-install na nga pala namin yung mga front cover niya guys. Then yung mga pipe natin is nakaabang na. Inaantay na lang pala natin dito guys is yung drywall nila guys. Nung kabilang contractor. Yan guys, ito nga pala yung fourth floor natin. Yan, kita nyo. May ceiling na. Yan guys, bali ito nga pala yung ating mga ceiling mounted. Yan, kita nyo guys. Ang ganda ng pagkakalapat sa pader. Yan guys, ito nga pala yung outdoor unit natin. Dito sa fourth floor. Yan guys, ang ganda. Yung mga breaker, lahat ng breaker is nakakabit na rin. Then, 4 terminate na lang ng wire ang kailangan nito guys. Inaantayin na lang natin yung contractor ng electrical. Yan guys, bali ito na nga pala si Calvin. Nag-uumpisa na siya magtrabaho. Bali, nire-retouch namin yung ibang mga parings na sa gabal doon sa ating front cover guys. Yan, tinatanggalan namin. Medyo. Awala na, awala na, awala na, awala na.
Para yung ano, yung 80s. Yun guys, pagpasensya nyo na nga pala yung nakita nyo kanina. Bali, may performer nga pala tayo. Yan guys, ito na pala yung plan natin, yung floor plan. Yan, ito yung ating mga wall mounted. Bali, nilalabas na namin yung mga piping niya. Then, kinakabit na rin namin yung mga brace niya, yung mga bracket. Pero yung unit, bali, ilalas namin siya kasi magpipintura pa sila ng wall. Inaabang lang namin to para may make sure namin na tama yung inabang namin. Height, hindi kami mag-alangan. Saka doon sa butas namin, is sakto yung piping natin, yung mga drainage. Yan guys, bali, ito nga pala is yung second floor, yan. Kita nyo, may mga nakasabit. Bali, yung mga nakasabit guys na damit hindi kasama sa architectural design yan. Yan guys, ito yung mga ceiling mounted natin. Ang dami guys, oh. Lalo nyo, ang liit ng area. Pero tatlong 5TR na ceiling mounted na nakalagay. Grabing kalamig dito guys. Yan, ito yung outdoor unit natin. Yan, kita nyo yung mga pipe, nakabang pa lang siya. Hindi pa natin siya tinototally fittings. Kasi may mga gumagalaw pa dyan sa likod, yung mga electrical. So, pwede, may possibility kasi mabali yung mga pipe natin or masira sila. Kasi obstruction si yung pipe natin sa dadaanan ng mga electrician. Kaya saan na natin siya ipipittings. Yan, ito yung mga pwede na ikabit natin. Yung may mga high wall. Yun, yung dalawang anong yun. Yan guys, bali dito tayo sa third floor. Yan guys, kita nyo. Yun, may mga servicing hole siya para pag nag-maintenance tayo doon guys. Yan, ang ganda na nito guys. Bali doon sa part 1 guys, mapapanood nyo. Dati ang pangit pa nito. Wala pa siyang ka-design-design. Pero ngayon guys, ang bilis. Yan, ito rin yung mga ating mga outdoor unit. Kita nyo hanggang taas yan guys. Sobrang tibay ng pagkakabit ng mga brace niya. Ginamit nga pala dito is mga T-channel guys. Na makakapal. Kita nyo, kaya kahit malalaki yung mga outdoor unit natin, wala siyang tendency mahulog guys. Ito yung fifth floor natin guys. Ito fifth floor guys, ito yung almost 90% na siya na good na. Ayan, kita nyo. Lahat halos okay na dito sa fifth floor. Yan, ito yung mga construction. Naglilinis na rin sila dito. Kasi tapos na nga halos ng fifth floor. Ready na siyang lagyan ng tiles sa pintura. Yan, ito yung mga wall mounted natin guys. Yan, ito yung ceiling. Sa fifth floor yung kita nyo, may mga servicing hole. Yan. Ito sila, nagre-touch lang. Ito nga pala yung isa nating kinabit dito. Kasi ito yung naka-embedded yung piping dun sa wall. So, pwede na siya ikabit. Babalutan na lang ng stretch film. Yan, mga binalutan natin yung ibang stretch film. Nasira na nga pala sila dahil sa mga ulan, sa hangin. Yan guys, kita nyo yung mga piping natin, wala nakalapat sa wall. Lahat is sinakay natin doon sa brace. Yun, and yung mga drainage. Yan, ito nga pala si Pia Alvin guys. Yan, nakakabit na siya ng front cover ng ating ceiling mounted guys. At yun guys, break time na nga pala. Nandun na nga pala sila. Amin naman ni tatay. Tara, baba muna tayo, Kuya Alvin. Mamaya nga try. Yun guys, dito ko naman kay Papa siya sa ground floor. Ayan nga pala yung ground floor. Ayan si Papa Troy saka si Sherwin. Tinitira nila yung mga drainage saka yung piping ng ground floor natin guys. Ayan. Yun nga pala yung mga kasama namin dito, mga construction. Napakasisipag nila guys. Saka napakabibilis. Break time nga pala ngayon guys. Ayan, buwaba na rin tayo. Kasi hindi tayo makakagalaw once the break time dito guys. Kasi bilang respeto na lang sa kanila, natutulog sila sa gantong oras. Kaya bawal magigay guys. Yun, nagmeryenda na nga pala kami. Dumating na nga pala yung tindera dito guys. Yung pinagkaguluhan na si ate, parang artista lang. Yung si Papa Troy, ano kaya hinahanap nito dito sa ilalim? Bah, may dalang ketchup. Yun guys, ito nga pala yung 6th floor natin, yung rooftop. Bali, ito yung magiging event place. Yan, wala pa siyang wall kasi ang parang nasa plano is gagawin tong bubog guys. Kaya half body lang yung wall niya. Yun, kita nyo dito yung mga condenser natin. Yan guys, yung mga tubo. Yan, yung iba hindi pa natin binabalutan hanggang dulo kasi ililigtas pa natin siya sa, guys, sa air process. Yun guys, umuwi na nga pala kami. Ito nga pala yung pinakainihintay naming oras, yung pag-uwi guys.
Yan, salamat nga pala sa panonood nyo sa aming YouTube channel.